Everybody, hello Sagittarius, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang inyong monthly tarot scope para ngayong April 2022. Ito ay para sa Sagittarius Sun, Moon, Rising, Sign and Venus. And yeah, so Sagittarius kaya ina-represent ng King of Wands sa ating spread. Mayroon tayong tatlong set ng cards dito mga kapiksi. Ito yung para sa kabuhayan nyo, ito nasa taas. And then sisilipin din natin yung inyong kapalaran sa pera, finances, and then sa love life, no? Sa dulo ng video, mga kapiksi, magkakaroon tayo na yes or no. Pick a card reading. Pwede kayong magtanong ng isang tanong for April. Answerable by yes or no. Okay, so yes or no yung sagot. And then, titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, ito yung oracle card or, sorry, tarot cards, tarot decks na gagamitin natin para sa inyong yes or no pick a card reading. So, sa dulo ng video yan. Kaya, make sure na tapusin nyo yung video. Okay? So, mag-start na tayo mga kapiksi sa inyong kabuhayan. We have 7 of swords, 9 of coins, and 10 of coins. Mag-iingat ka sa pera. Pinag-iingat ka sa pera. Pinag-iingat ka sa mga scammers mga kapiksi with the 7 of swords energy. Manloloko ito, guys. Manloloko ito, no? Manloloko ito, scammer ito. Ayan, no? Tingnan mo. Iba yung itsura niya. Iba yung anino niya, di ba? Tingnan mo yung anino niya. Ngiting, ano? Ngiting... ngiting tuso na ewan, no? So, mag-ingat ka dito. This is someone who's going to backstab you, lolokohin ka, scamin ka. And, kapag ka ikaw ay nagpauto or nagpaloko mga kapiksi, no? Maaring malaking halaga yung mawala sa'yo with this 9 of coins and 10 of coins energy. No, pinagsama pa. So, mag-ingat kayo guys. Talagang yun yung message para sa kabuhayan nyo. Mag-ingat kayo sa paglalabas ng pera kasi kapag hindi kayo nag-ingat, malaking pera yung mawawala or malaking halaga yung mawawala sa inyo. Kung nag-i-invest kayo mga kapiksi, make sure na alam nyo yung ginagawa nyo. Walang masama mag-invest guys. Walang masama ang mag- lagay ng pera para mapag-grow, pero you have to equip yourself with enough knowledge and skills and make sure na nag-due diligence kayo, pinag-aaralan nyo kung saan nyo nilalagay yung pera nyo, okay? Kasi kung hindi, mawawala yan sa wala, no? Imbis na pera na naging bato pa, diba? Ganun yung kasabihan. Kasi hindi kayo masyadong nag-aral or hindi nyo ni-research, no? Kung saan nyo talaga nilalagay yung pera nyo. So, very, very, very important mga kapiksi na pag-aralan nyo isang beses, dalawang beses, tatlong beses, isang milyong beses yung pinaglalaanan nyo ng pera nyo para hindi kayo mawalan, okay? Yun talaga yung message para sa kabuhayan nyo kasi malaking pera yung mawawala kapag itinuloy nyo yan, alright? So, warning yan for some of you. Para sa inyong career, mga kapiksi, we have the Ace of Coins energy. Ace of Swords, we have a presence of a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio with this King of Cups and Nine of Cups. For some of you mga kapiksi, no, masaya naman kayo dun sa trabaho nyo. You, emotionally, you are happy, pero there's also some kind of parang limitation din, no? Parang make some kind of limitation pagdating sa inyong pera or pagdating sa inyong career, na parang walang masyadong growth. Wala akong nararamdaman na masyadong career growth or improvement sa area ng trabaho mo. But, you are happy. Okay? Minsan kasi ganun, no? Parang, ang tagal-tagal mo na sa ganyang posisyon, hindi ka na po promote or hindi tumataas yung sahod. But, yun yung sinasabi na limitation. But, masaya ka, no? Masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo. Masaya yung masaya ka sa mga katrabaho mo. Excuse me dun sa ano, sa hatching ng nanay ko. Sorry. And yeah, but masaya ka. Yun yung important, di ba mga kapiksi? I mean, yes, important na tumataas yung sahod natin kasi tumataas yung inflation, di ba? But at the end of the day, no, iba pa rin yung kapag masaya ka sa ginagawa mo at kapag masaya ka dun sa mga kasamahan mo sa trabaho kasi, di ba? Parang sila rin yung second family natin, yung mga kasama natin sa trabaho. And very important na masaya yung workplace natin para magtagal tayo sa trabaho natin, di ba? So, yun yung nakikita nating energy dito sa inyong trabaho, mga kapiksi. Okay? And sa love life naman, mga kapiksi, we have the Hermit card here.
Knight of Swords and Queen of Wands. Yung iba sa inyo, you may be dealing with a fire sign energy. Another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, okay? For some of you, pero merong kalungkutan na mangyayari dito because of some kind of clarity. Yung iba sa inyo, guys, maaari magkaroon ng clarity dun sa inyong relationship. Pero yung clarity na yon is not something that you want to hear. Parang hindi siya yung ini-expect mo. So, maaari siya magdulot sa'yo ng kalungkutan. Yung iba sa inyo, feeling ko the detective mode. Ayan na naman yung mga detective mode natin, no? Yung mga naghahalungkat ng text, ng chat sa cellphone ng kanilang mga partner or specific person. So, ibig sabihin, duda mode. Okay? Duda mode. Kung hindi kayo ready, mga kapiksi, sa mga malalaman nyo, huwag kayong magkalkal, okay? Iwasan yung magkalkal. Just have faith and trust your partner and your relationship and yourself as well, no? Kapag ka maganda yung self-concept mo, and your concept about the partner and relationship, magko-confirm lahat yan, makikita mo yan sa iyong reality. Pero kung pinalalakas mo yung duda mo, yung kalungkutan mo, syempre, yun din yung ibabalik sa inyong buhay, okay? So, but yeah, yun yung nakikita natin, no? May lungkot factor dito. So, kung ano man yung reason kung ba't nalulungkot kayo, huwag nyo nang masyadong palakihin, palakasin mga kapiksil, kasi baka mag-spiral ka dyan, may hirapan ka lumabas. So, make sure na mag-focus ka na lang sa sarili mo and look for the better version of your SP, okay? Alright. So, yan ang iyong overall reading, Sagittarius. Bago tayo pumunta sa iyong yes or no pick a card, bunot muna tayo ng dalawang oracle cards dito para sa additional messages para sa iyo, Sagittarius. Thank you so much mga kapiksi sa walang sawang sumusuporta, walang sawang pagsuporta nyo sa ating channel, sa mga bago at sa mga datihan na nating subscribers. A million thanks to you sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta nyo sa ating channel. Thank you so much. Abangan nyo yung pagbabalik ng mga subliminals natin. Hopefully by April may balik ko na siya. Tinanggal ko siya kasi mayroon tayong ongoing issue kay YouTube and nire-resolve natin siya by April. Sana maayos na kasi ina-isolate ko talaga yung case, okay? So, pag na-approve siya, guys, huwag kayong mag-alala, ibabalik din natin yung subliminals nyo. So, yung first message natin is si Goddess Coventina, purification. It's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Very important to mga kapiksi na regular yung ginagawa yung pag-cleanse, no? Pagtataboy ng negative na energy. Kasi bago pa kayo makaakit or maka-attract ng swerte, mga kapiksi, kailangan itaboy nyo muna yung mga negative. Maglinis muna kayo, okay? Kahit anong pabango nyo sa bahay nyo, kung sandamakmak na dumi naman yan at alikabok at basura, di ba? Mabaho pa rin, madugyot pa rin, di ba? So, bago tayo mag-attract ng swerte, mga kapiksi, kailangan ano muna tayo? Cleansed muna tayo, no? Body, mind, spirit. Okay, so lahat yun, alright? So mag-search na lang kayo kung paano mag-cleanse, napakaraming pamamaraan mga kapiksi. And Goddess Guinevere, true love, the romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. So it's a very opposite nitong nitong love energy natin, kasi ang nakita nating energy sa inyong love is very negative, wherein malungkot ka, but so maaring GL mo ito, no? GL, great love or true love, na kahit na malungkot ka is gusto mo pa ring ipaglaban, you want to stay in this relationship. So of course nasa sa iyan mga kapiksi, kayo yung magde-decision yan. Kaya nga palagi kong sinasabi, if you're opting to stay in the relationship, make sure na mag-focus kayo dun sa magagandang bagay, magagandang attitude, magagandang memories nyo with your partner or specific person, di ba? Para talagang mag-reflect siya sa inyong reality, okay? Alright. So, yan ang iyong overall reading, Sagittarius. Ito na ang pinakaantay mong yes or no, pick a card reading. So, i-shuffle ko yung cards. Habang sinashuffle ko siya, mag-isip kayo ng isang tanong for April na gusto nyong malaman yung sagot. Answerable by yes or no, okay?
Alright. Okay, so hinga ng malalim mga kapiksi. Hinga ng malalim, isipin nyo yung tanong sa isip nyo. Okay, and then pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. So kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. Okay? So, yes, yes, no. Alright? So, yan ang ating overall reading para sa inyo, Sagittarius, ngayong month ng April 2022. Let me know if naka-resonate kayo or hindi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Kung hindi kayo naka-resonate, balik kayo next time. Marami pa tayong reading sa ating channel. Thank you for liking, sharing, and subscribing to our channel. And abangan nyo pa po yung mga susunod nating episodes dito sa Pinoy Pixie Tarot. I love you, mga kapixie. Have a nice day. Bye-bye.